May husband secret affair. Mahal na mahal ni Gary si Loretta, ang kanyang magandang asawa, at nakilala niya si Melanie, isang dalaga. Kung paano inibig ni Gary si Loretta, ganoon din niya inibig si Melanie. Ngunit may kaibahan ang pag-ibig na ito. Inibig lamang ni Gary si Melanie sapagkat kamukhang kamukha ito ng kanyang asawa. Ano ang mangyayari sa pagsasama ng mag-asawa kung nalantad na ang panluloko ni Gary? May karapatan pa kaya ang ginawa ng asawa? Part 1. Tatlong araw pa ay Valentine's Day na ang nasa greeting cards ng malaking bookstore na yon sa section ng Green Hills. Matiyagang inisa-isa ni Gary ang pagbasa sa nakasulat sa labas at loob ng mga nakukursanadahan niyang cards. Bibigyan niya si Loretta ng Valentine card at nais niyang maging espesyal iyon. Ganoon naman siya sa nakaraang 4 na taon. Ang pagpapahalaga sa asawa ay hindi nalilimutan sa mahalagang okasyon. Birthday ni Loretta, Christmas Day, Mother's Day, at ito ngang araw ng mga puso. Ikinasal sila ni Loretta 4 years ago at biniyayaan sila ng isang magandang anak na babae, si Daisy Mae, na 3 taong gulang at nasa nursery school sa Karatig Bayan ng kanilang inuwi ang exclusive village. Si Loretta ay nagpatibok sa puso ni Gary sa una pa lamang niyang pagkakita rito. Si Loretta na nooy 19 pa lamang ay isang babaeng papangaraping mahalin ng sinumang normal na lalaki. Husto sa sukat, maganda ang katawan, makinis ang kutis, may mukhang pwedeng ihanay sa mga beauty queen. Si Loretta ay puspusang niligawan ni Gary sa sumunod na 2 buwan. Makalipas ang 1 taon na pagiging magnobyo, ang dalawa ay nagpakasal. Nagkaanak sila makalipas ang 1 taon. At ngayon ay maligayang namumuhay, Santa Monica Executive Village sa Metro Manila. Si Gary ay si Gerardo Floresco, na 28 anyos, at isinilang sa isang mahirap na pag-asawahan sa isang bayan sa baybayin ng Laguna de Bay. Si Gary ay bunso sa 2 magkapatid. Tulad ng kanyang ating sinora, si Gary ay lumaki sa hirap at nakapag-aral sa sariling sikap. Nakapagtapos siya ng kolehiyo. At ngayon may tumatatag na negosyo. Nakapagpundar siya ng cottage industry na gumagawa ng handicrafts at home decor na gawa sa mga local materials. Ang creativity ni Gary ay kanyang napapakinabangan sa paglikha ng kung ano-anong palamuti at kasangkapan pambahay. Ang Galore Native Crafts ay mula sa pinagsamang talino ni Gary at Loretta. Si Loretta ang namamahala sa marketing side ng negosyo, samantalang si Gary naman ay nagmamanage ng produksyon mula sa klase at kalidad ng produkto hanggang sa mga tauhang gumagawa niyon. Ang Galore sabihin pa ay mula sa mga syllables ng mga pangalan ni Gary at Loretta. Maituturing ring family enterprise ang Galore Native Crafts. Kabilang sa may mga katungkulan dito ay ang ate Nora ni Gary at ang asawa nito si Vivencio. Si Nora ang treasurer cashier, samantalang si Vivencio naman ang namamahala sa distribution ng produkto. Sina Gary, Loretta, Nora at Vivencio, tulad ng dapat asahan sa mga taong magkakasama sa negosyo, ay lubos na nagkakasundo at madalas na magkakabarkada. Isang card ang matagal na pinagmasda ni Gary. Sa hanay ng mga Valentine cards, tayo nang namumukod. Binasa niya ang nakasulat. Dear wife, the more I see you, the more I want you. Only you could make my life meaningful. I will love you now and for all eternity. Love always, your husband. Maganda pero kulang, na isa loob niya. Parang kulang ng sinseridad. Kasi naman ibang tao ang gumawa ng mga yon. Hindi siya, na ang uri ng pagmamahal sa asawa, ay sila ang nakakaalam. Iiling-iling na ibinaba niya ang Valentine card sa lalagyan nito at tuluyan ang lumabas ng store. May naisip siyang isang mas magandang Valentine card na tiyak niyang maiibigan ni Loretta. Nagbalik siya sa kanyang tanggapan sa Galore Native Crafts, 11:00 ng tanghali. Tinawagan agad niya sa telepono ang asawa. Nasa bahay pa nila ito, alam niya. 11:10 ay umaalis ito upang hiyatid sa preschool ang tanging nilang anak na si Daisy Mae. Naroon pa nga si Loretta. Hello, Gary? Sabi nito, pagkatapos angatin ng telepono. Paano mong natiyak na ako? Hindi pa nga ako nagsasalita, sweetheart. Masiglang amused na salita ni Gary. Sa araw-araw mo ba namang pagtawag sa akin? Sa eksaktong oras, hindi ko ba mahuhulaan, ha, Gary? Malambing naman si Loretta. I love you, I love you, I love you, Lore, sweetheart. Napabungis niya si Loretta. I love you rin, Gary ko.
I love you lang, Lore, sweetheart. O sige, I love you, I love you, love you. Ayan, kumpleto na naman ang araw ko. Bihis na si Daisy May, nasa tabi ko. Kakausapin ka raw, Gary. Nadagdaga ng excitement sa puso ni Gary. Okay, I'll talk to my other sweetheart. Give her the phone. Your dad will talk to you now, anak. Ibinigay ni Loretta kay Daisy May ang telepono. Daddy? Sabi ng bata sa telepono. Yes, anak kong maganda, na nagmana sa kanyang ina at ama. Ibili mo po ako ng doll na yellow ang buhok. Mamaya rin po. Napangiti si Gary. Iba ka rin humiling, anak ha. Ang gusto mo ay masunod din agad. Yes po ba o hindi? Tanong ni Daisy sa magalang na tinig. Aba, yes, syempre. Mabait ka naman eh. Matalino pa sa klase. Uuwian kita ng doll mamaya rin. Natuwa ang bata. Thank you po, Daddy. Heto po uli si Mommy. Gary, pagkahatid ko kay Daisy May sa school ay tutuloy na ako sa pakikipag-usap sa mga kliyente natin. Mga early evening na ako makakauwi. Which means hindi mo madadaanan sa school ang anak natin, right? Ganoon na nga, Gary. Kaya ikaw na munang susundo sa anak mo sa oras ng uwian. Walang problema. Maluwag naman ako dito ngayon sa office eh. Yun naman ang hinihintay na sagot ni Loretta. Si Gary ay lagi nang naglalaan ng panahon para sa kanilang mag-ina kapag kailangan. Ano pa bang hahanapin ko sa akin perfect husband? Malambing niyang nasabi sa telepono. Hindi ako perfect ha? Patay ang isang kuko ko sa paa, remember? Napangisi si Loretta. Matapos magpaalam ay binaba na ang telepono. Ilang sandali pa ay lula na sina Daisy May at Loretta ng kotse ang huli ang nagmamaneho. Sandaling sumilip sa opisina ni Nora si Gary. Is everything okay, Ate Nora? Tanong niya sa nakatatandang kapatid. Of course, sagot ni Nora. Ikaw, okay ka ba, Gary? Maligaya, ate. Yan ka muna at maya sikasuhin ako mahalaga. Valentine's Day is just around the corner. Maihahanda ako para sa aking esposa. See you. Napapangiting napapailing si Nora. Ang kanyang tanging kapatid ay parang laging lasing sa pag-ibig kong wariin. Gayong apat na taon ang kasal ay para pa rin binatang romantiko kung umasta. Sa bagay, hindi naman masama iyon. Naisip ni Nora. Swerte pa nga si Loretta kung tutuusin. Bihira na lamang ang lalaking uliran kong magmahal. Naalala ni Nora ang asawa, si Vivencio. Ulira din naman ito, mapagmahal sa pamilya. Hindi nga lang siya binibigyan ni Vivencio ng gift kung may mga okasyon. Pero romantiko naman ito kapag sila ay magkasiping na sa gabi. Napaluha sa kaligayahan si Loretta sa araw ng mga puso, dalawang beses pa. Ang unang pagluha sa galak ay nangyari sa umaga, bandang alas 10. Sabado at nasa bahay lang sila ni Gary. Dumating ang unang sorpresa ni Gary para kay Loretta. Singing telegram. Nagdueto ng love song ang dalawang tauhan ng telegraph company. Umawit ng theme song nila ni Gary at Loretta na ang title ay It Takes a Man and a Woman. Inawitan pa rin sila ng iba pang love songs. Muli namang lumuhang may ngiti sa labi si Loretta nang dakong gabi na. Bihis na sila ni Gary at magdi-dinner sa labas nang ibigay sa kanya ni Gary ang isang napaka-cute na Valentine card na singliit lang ng bahay ng posporo. This is beautiful, Gary. Nasambit ni Loretta. Saan mo nabili ito? Hindi ko binili iyan. I made it. It was literally a labor of love, Lore. Likas na romantiko. Pinisil pa ni Gary ang palad ng asawa at saka ito ginawara ng masuyong halik sa labi. Nasa kotse na sila at nagkukruise sa malinis na daan ng Executive Village ay sinusuri pa rin ni Loretta ang cute na Valentine card. Sindido ang room light ng kotse. Gary, saan mo pinakukuha ang materyales na ginamit mo rito? Alam kong magaling ka pero hindi ko alam na ganito ka kagaling, sweetheart. Very original ito. Nasiyahan si Gary sa papuri ng kabiyak. Puro indigenous materials yan, Lore. At sa mismong materials natin sa handicrafts ko pinagpupulot. Hindi mo nga lang nahalata dahil binigyan ko ng ibang dimension. Binasa ni Loretta ang nakasulat sa loob ng card. Dearest Lore, you are my lady, my girl, my sweet baby. Ikaw ang aking buhay. Without your love, I would die. Stay as sweet as you are. This Valentine at magpakailanman. Mamahalin kita till the end of time. Love always, Gary. Lumuluha ang maligayang maligaya si Loretta.
I'll treasure this card, Gary. May emosyon ang sabi niya. Nasisiyahang pinisil ni Gary ang palad ng kabiyak at saka hinalik-halikan iyon. Tuloy ang takbo ng kotse ay tuloy rin ang romantikong tagpo, ang maramdaming usapan. Ang buong akala ko pa naman, Gary, after 2 to 3 years ay unti-unti nang babawasan ang pagtingin mo sa akin. Iniisip ko pa nga ang great love stories ay sa pelikula lang nagaganap. Love, iba kong magmahal. Habang tumatagal ay lalong tumitindi, tumatamis. Ang pagmamahal ko ay alak na lalong sumasarap sa paglipas ng panahon. Ang OA natin, no? Si Loretta, na nakapansin, napangisi. I beg to disagree, my love. Hindi OA ang ipahayag natin ng ating feelings. Ang pagmamahal ay dapat na ipinadarama. Oo na, Gary. Gawin nating memorable ang gabing ito. Kumain sila sa eleganteng restaurant. Binusog ni Gary ng mga mamahaling pagkain si Loretta. Kasunod niyon ay excited na nakipagsabayan si Gary sa mga lovers sa pagpasok sa isang first class na motel. Dito ay binusog niya ng pisikal na pag-ibig sa Loretta. Naging memorable nga ang gabing iyon. Pero bakit naman nagmotel pa tayo, Gary? I mean, pwede namang sa bedroom natin. Nahihiyang tanong ni Loretta habang sila ay sakay na muli ng kotse at pauwi na. Lore, sweetheart, iba ang feelings kapag tayo ay nasa motel. Mas thrilling, mas exciting, di ba? Pinungkurot ang isinukli ni Loretta sa pilyong asawa. Si Gary, sa kabila ng labis na pag-ibig sa asawa, ay may isang kakanyahan. Siya ay palahanga sa magagandang babae. Harmless na paghanga lang naman, aniya. Sapat na sa kanya na sipatin ng masusing tingin ang magandang babae. Tantsahin ang sukat ng dibdib, baywang at balakang. Kung masyadong sexy ang babae, pati pantilay niyon sa suot na palda o pants, ay tinititigan ni Gary. Alam naman ni Loretta ang kapilyuhang iyon ni Gary. Kapag silang mag-asawa ay sakay ng kotse, at si Gary ay napapatingin sa magagandang babae sa daan, napipiko na sinisita niya si Gary. Sige, hanggang mamaya mababangga ka. Madalas na puna ni Loretta. Tinitiyak ko lang naman na hindi sila mas maganda sa'yo, sweetheart. Ang klasikong sagot ni Gary sa asawa. Baliwala naman kay Loretta ang bisyong iyon ni Gary. Harmless, pagsang-ayon na rin niya sa esposo. Hanggang sa isang araw, nakita ni Gary ang babaeng hindi niya alam ay magpapabago sa tuwid na takbo ng kanyang buhay. Linggo ng umaga, sa isang section ng malaking supermart sa Cubao, si Gary ay namimili ng groceries. Si Loretta naman ay nasa kalapit na shopping mall at kasama si Daisy May. Ang babae ay may magandang mukha. May biloy pa sa mga pisngi. Makinis ang kutis. May 5 talampakan at 3 pulgada ang taas. May katawang makurba at babaeng babae ang dating. Ang buhok na windblow ay nagaanyaya ng pagmamahal. Humigit kumulang sa 22 ang edad. Simple pero klaseng suot ng babae. Napansin agad ni Gary. White cotton blouse na may spaghetti strap at ipinareha sa cream cotton pants na tight fit. Hindi na iwasan ni Gary na hanapin ang panty line sa bandang puwetan. Nakita naman kaagad. Nakasuot ng low-cut na panties ang babae na hinuha niya. Bago pa na malaya ni Gary ang kanyang sarili, ay sumusunod na pala siya sa magandang babae. Ang kanyang cart of groceries ay kanyang inilinya sa express lane na tinuwi ng babae. Sa kanya lang napansin na hindi nga pala siya pwede sa naturang lane. Ang express lane ay para lang sa mga customers na ang binili ay hindi hihigit sa 8. Ang kanyang cart ay halos puno ng groceries. Nagkasya si Gary sa katabing lane. Mula roon ay tanaw pa rin niya ang babaeng umakit sa kanyang paghanga. Mas maganda pala sa malapitan ng babae. Napuna niya. Ang tipong habang pinagmamasdan ay mas lalo mong nanaising tignan. Hindi nakakasawa ang beauty nito. I want to know your name. Bulong ni Gary sa kanyang sarili. Nakatingin pa rin sa hinahangaan. Aywan kung na mental telepathy ito. Napatingin sa kanya ang babae. Nagtama ang kanilang paningin. Magalang na ngitian nito ni Gary. Hindi naman ang isnabang babae. Matipid na ngiti ang ibinigay nito kay Gary at saglit lang. Ibinalik na ang pansin sa pagpila sa express lane. Kumabog ang dibdib ni Gary. Lumundag pa yata ang puso niya. Ang simpleng ngiti ng babae ay naghatid sa katauhan niya ng kakaibang excitement. Isang pakiramdam na tanda niya ay naranasan lang niya nung una niyang makita si Loretta. Yes, sabi niya sa kanyang sarili. It was the same wonderful feeling.
Na-conscious pa siyang bigla. Sinuklay niya ng mga daliri ang buhok. Tiniyak na iyon ay hindi nakasabog. Pati pagkakaloob ng suot niyang sport shirt ay kanyang iniayos. Guwapo siya at makisig. At iyon ang impresyon na nais niyang maiparating sa sinuman. Lalo na sa babaeng itong may matinding pang-akit. Pakiramdam ni Gary ay binata siyang muli. Sa sandaling iyon, ay hindi siya si Gary na husband ni Loretta at ama ni Daisy May. Sa sandaling iyon ay isa siyang single person na naghahanap ng kaunting thrill sa buhay. "You look familiar, miss." Sinabi iyon ni Gary na buo ang tiwala sa kanyang sarili. At totoo rin ang kanyang sinabi. Parang ang pamilyar sa kanyang magandang babae. "Akala ko'y itatanong mo kung anong oras na." Sugot naman sa kanya ng babae, na muli ay nagbigay ng tipid ng ngiti. "At least ay medyo na ibang approach mo." Napakamot ng ulo si Gary, medyo napahiya. Gayon may binawi agad iyon. "Honestly, parang nakita na kita kung saan. Partikular ako sa magaganda, miss." Kung nagkataong maraming nakapila, magiging katawa-tawa marahil ang palitan nila ng usapan ng magandang babae na isa loob ni Gary. Daig pa niyang isang teenager na gustong mambola ng chick sa pinakamadaling paraan. Nakangiti ang babae, pero hindi siya pinansin. Inilapag na nito sa counter ang mga pinamili. Ang customer na sinusundan nito ay tapos nang magbayad sa kahera. Maging siya ay kailangan na rin maglapag ng groceries na puna ni Gary. Masama na pala ang pagkakatingin sa kanya ng kaherang pinilahan. Hinihintay na ang kanya mga pinamili. Inalis agad ni Gary sa groceries at tinagda din ang mga kahera ng masama na parabang sinasabing, "Hoy miss, huwag mo akong tignan ng ganyan. Customer ako at hindi mo dapat pagsupaladahan." Nakaintindi naman yata ang cashier. Agad na nagbaba ng tingin at tinuloy na ang gawain. Nang muling ningunin ni Gary ang katapat na lane, ay wala na ang magandang babae. Nakadama siya ng pangihinayang. Nagbabakasakali pa siya. Habang kinukwenta ng kahera ang kanya mga pinamili, siya ay nagkakandahaba ang leeg sa pagsipat sa posibleng pinuntahan ng magandang babae. Baka naman nasa paligid pa. Baka tumitingin sa t-shirt sa stall sa harap ng supermarket. Baka bumibili ng sweepstake ticket sa vendor na kapwesto sa unahan. Pero wala na talagang magandang babae na hinuha niya. "Tapos na ho, sir." Napanganga si Gary. Kahit hindi masama ang tingin ng kahera, ay alam niyang lihim itong bumubuntong hininga sa ines sa kanya. Sa lahat ng ayaw ng mga kahera, ay mga customers na tatanga-tanga. Hiyang-hiyang binayaran agad ni Gary ang mga groceries at agad ding nilisan ang puok na iyon. "Buisit kasi ang kaherang masungit na yun." Usal ni Gary sa kanyang sarili. Narattle tuloy siya kaya hindi na niya napansin ang pag-alis ng babaeng maganda. Dapat eh binibigyan muna ng seminar ang mga ganoong empleyada bago pinapahawak ng mga sensitibong pwesto sa supermart. "Dapat eh laging nakangiti sa customer ang mga lintik na yun." Sabi pa ni Gary sa kanyang sarili. Pero posible rin ang management ang may kakulangan. Naisip din ni Gary. Siguro ay kakalampot ang sweldong natatanggap ng mga kahera kaya maikli ang pasensya. Ikaw man ang tumao sa supermart sa isang sensitibong pwesto sa loob ng mahabang oras, nakakarampot ang kita. Aba, tiyak na sisimangot ka rin. Kahit paano'y naunawaan niya ang sitwasyon ng kapwa. Gayon pa man na natiling nangihinayang siya sa biting pagkakita sa napakagandang babae sa supermart. "Kailan kaya kita muling makikita?" O ay natanong niya sa kanyang sarili. Nasa harap na siya ng kanyang mag-ina. At nang memoryanda na sa Cafe Paris ay lumilipad pa rin ang isip ni Gary. "Bakit katahimik, Gerardo?" Puna agad ni Loretta. Hindi ito sanay na ang asawa ay walang kasalisalita. "Ha? Tahimik ba ako?" Ganting tanong ni Gary. "Opo, mister. May masakit ba sayo?" Si Loretta, nalikas na hypochondriac. Lahat na yata ng grabing sakit ay inisip agad niya. "Walang masakit sa akin, Lor. I'm fine." "No, you're not. Gary, kapansin-pansin ang iyong katahimikan. Ang tingin ko pa nga ay wala ka sa iyong sarili." "Of course, nasa sarili ko ako. Nagkataon lang na wala akong maisip sabihin. That's all. Anyway, tayo ay nagme-merienda. Diba't mas masarap namnamin natin ang food kaysa sabayan natin ng daldalan?" "Amazing, Gary. Itinuturing mo na palang daldalan ang palitan natin ng reparty. How dare you?" Bumakas ang inis sa mukha ni Loretta. Sumabad si Daisy May. "Daddy? Mommy? Nag-aaway po ba kayo?" Nagkatinginan ng mag-asawa. Ngumiti si Gary sa anak. Pilit. "Hindi kami nag-aaway, Daisy May. Nag-uusap lang kami ni Mommy."
dudang tumingin sa ina ang paslit. Galit ka yata kay Daddy, Mommy? Napilitan na rin umiti ng pilit si Loretta. Hindi anak, medyo nainis lamang ako sa ama mo, pero bati na kami. Nakontento ang batang babae. Itinuloy ang pagkain ng spaghetti. Sinuyo naman ni Gary ang asawa. Medyo napagod lang ako, Lor. Pasensya na. Ang dami kasing tao sa supermart ang haba ng pila. Nagsisinungaling siya, alam ni Loretta. Walang katao-tao sa supermart at hindi mahaba ang pila ng cashier's lane.